Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan, ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Sa headlines, Spear Troopers kasama ang Military Ordinariate of the Philippines nag-isa sa selebrasyon sa Peña Francia Fiesta Pontifical Concelebrated Mass pinangunahan. Kapistahan Peace Fair sa Bicol isinagawa sa pagbubukas ng National Peace Consciousness Month. Mga paring sundalo nakipagtagisan ng lakas sa Union of Bicol Clergy. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin nakakaboto rin ba ang mga sundalo tuwing eleksyon. Magandang araw Bicolandia at sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Christine Atole sa detalye ng ating mga balita. Spear Troopers kasama ang Military Ordinariate of the Philippines nag-iisa sa selebrasyon ng Peña Francia Fiesta Pontifical Concelebrated Mass pinangunahan. Narito ang report. Taimtim na nagdasal ang mga Spear Troopers kasama ang iba pang mga uniform personnel sa isinagwang Pontifical Concelebrated Mass sa pangunguna ng Military Ordinariate of the Philippines. Hindi tayo nag-iisa. Meron tayong kasama sa paglalakbay, lalo pa sa buhay pananampalataya natin. Kasama natin ang ating mahal na ina. My dear friends, there are times that we don't understand where God is leading us. Ito ang debosyon ng mga sundalong Katoliko tuwing pista ng Peña Francia, ang mag-alay ng panalangin at magpasalamat kay Birheng Maria dahil sa pagbibigay ng gabay at kalakasan sa pagharap sa mga hamon upang maipagtanggol ang bayan. Kabilang sa mga nagpasalamat kay Ina ay ang Assistant Division Commander ng 9ID na isa ring Bicolano. Wala pa nung elementary kami, high school, college, saka maging sundalo. Every time na may time na makapunta rito during Cristo Peña Francia, nandito pa para makiisa sa selebrasyon ng ating Nuestra Señora de Peña Francia. Sa umubo ng buong 9th Infantry Division na pinamumunuan ng ating punong general na si Major General Don Bao, nagpapasalamat tayo sa napaka matagumpay na kumpanya natin. Nagpapasalamat tayo kay Ina at nag-hope na sana mas lalo tayo magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran dito sa buong Bicolan. Napakahalaga naman ayon kay Father Colonel Tito Oliva ang kapiestahan ni Peña Francia. Dahil bilang anak ng Diyos, si Inang Peña Francia rin ang ina ng mga kasundaluhan. Ganon kahalaga din para sa mga sundalo natin at mga naka-uniforme natin mga kapatid ang Peña Francia. Because we treat our Blessed Mother as our mother also. That's why we call her Ina. So, para sa mga sundalo, ang Peña Francia ay napakahalaga sapagkat ito ay isang pagkakataon na palakasin ang ugnayan sa ating mahal na ina. Ang misang ito ay taunang isinasagawa isang araw bago ang fluvial procession dahil upang mas mapalalim ang debosyon at pananampalataya ng mga sundalo. Ika nga ni Major General Adonis Bahaw, hindi duwag ang sundalo may Diyos, hindi duwag ang taong nagdarasal. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. Pampublikong paaralan sa Camarinesur na biyayaan ng mga aklat. Mga mag-aaral na nabinipisyuhan, labis ang kagalakan. Yan ang balitang hatid ni Eden Flororita. Hindi maitago ang kagalakan ng mga mag-aaral ng Nabua Central Pilot School matapos na makatanggap ng mga aklat sa pangunguna ng 92nd Civil Military Operations Company. Ang nasabing programa ay may temang kaagapay sa pagbabasa na personal na tinanggap ng 400 mga estudyante kasama ang kanilang mga guro mula sa grade 1 hanggang grade 6. Labis naman ang pasalamat ng pamunuan ng paaralan sa 9th CMO Battalion dahil malaking tulong umano ito sa paglinang ng kakayahan ng kanilang mga mag-aaral. Thank you so much for choosing our school. God bless us all.
Itinaon ng unit ang nasabing programa sa pagbubukas muli ng klase para sa dagdag kaalaman ng mga bata sa elementarya. Kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita, Spear News. Kapistahan Peace Fair isinagawa sa Legazpi City kasabay ng opening ceremony ng National Peace Consciousness Month. Iba't ibang ahensya ng gobyerno nagkaisa. Ang buong kwento ihatid ni Maymay Cubellas. Pinangunahan mismo ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang dalawang araw na kapistahan Peace Fair sa Legazpi City nitong nakaraang araw ng Huwebes hanggang Biyernes. Ang nasabing programa ay parte ng selebrasyon ng National Peace Consciousness Month na ayon sa opisyal ay simbolo para maibigay ang mensahe ng pamahalaan na ang kapayapaan ay responsibilidad ng lahat at may layuning matugunan ang problema ng insurhensiya, gayon din ang pagtulong sa mga former rebels. Ang kapistahan ay parang tayo nagpupunyagi at nagkakaroon ng tinatawag na celebration, considering that what we see now is peace is already at hand. So, lahat ng region, mag-organize po tayo ng special support team. Yung special support team po, inubuo po ng yung mga ating mga kaibigan na nagbaba na po at nagbaba na po ng loob at nagano po sa mainstream na society at yung government, nagkaroon po tayo ng tawag na joint coordinating meeting of yung lahat ng mga program, social program ng gobyerno ay ihahain po natin sa kanila. At sila po, tingnan lang kung ano ang naayon sa kanila at sila po ang gagawa ng programa para magkaroon po ng oras. Maliban dito, tuloy-tuloy din umano ayon sa opisyal ang pagtutok ng pamahalaan sa mga conflict-affected areas, lalo na sa Bicol na may nakalaang pondo para sa social livelihood program. Ang ano po ang ating project po na nakalaan po sa National Expenditure Program PAMBRO is more or less 5 billion. At nakikita po namin yung pong 5 billion po na yun ay nakalaan po para sa tinatawag nating social livelihood program, sa road and bridges program, water system, yung tinatawag nating livelihood program para doon sa mga tinatawag nating conflict affected areas. Ang nakalaan po sa buong Bicol region is more or less 600 billion. Ang pamunuan ng 9th ID ay naniniwala na malaki ang matutulong ng programang ito sa masidhing pagnanais na makamit ang kapayapaan at mahikayat ang mga natitira pang miyembro ng Communist Terrorist Group na magbalik loob sa pamahalaan upang mabigyan ng bago at normal na pamumuhay kasama ang kanilang mga pamilya. Kapayapaan para sa lahat. Maymay Cubellas, Spear News. Lakas na mga paring sundalo na sukat ng makipagtagisan sa iba't ibang laro sa Union of Bicol Clergy. Yan ang inantabayanan ni Gabriel Martinez. Ganito ang naging eksena sa basketball championship game ng Military Ordinariate of the Philippines at Diocese of Cáceres nitong nakaraang araw ng Huwebes, kung saan twice to beat ang mga paring sundalo. Sa unang laro, naging agresibo ang Cáceres upang talunin ang mga paring sundalo dahil sa kanilang ipinakitang bilis at shooting skills, kung saan ito'y kanilang naipanalo. Ngunit sa pagsisimula ng second game, hindi na rin nagpapigil ang mga sundalo upang idepensa ang kanilang titulo. Gamit ang kanilang lakas at bilis ay muli nilang nakuha ang back-to-back championship. Kami po ay, ako po ay natutuwa na kami ay na-defend namin ang championship ng basketball. At ako ay nagpapasalamat sa lahat naman nagsuporta sa aming team, ng aming bishop, na yung chaplains, ng lahat ng blessed services na nagpakita ng kanilang suporta sa amin. Maliban sa basketball, ay nakilahok din ang mga paring sundalo sa iba pang mga laro kung saan kanilang nakuha ang first place habang overall champion naman ang Diocese of Cáceres. Happy po kami na makapag-participate dito dahil pakikiisa, pakikisumaro, ika nga, sa ating mga kababayan sa mga Bicolano ng Armed Forces of the Philippines to the Chaplain Service, handa na makiparticipate, makiiba sa indang selebrasyon. Sa nasabing aktibidad ay personal na nanood at nagbigay ng parangal si Archbishop Rolando Tria Terona. Napakasaya at pinakikita mo na yung pagkakaisa ng mga Bicol clergy
Siyempre nga kasama natin ang mga military chaplains. Although hindi sila lahat taga Bicol, pero since they are priest chaplains, sumama na, kasama na rin sila dito. So magandang expression ng pagkakaisa ng mga kapareha ng Bicol. Ang Union of Bicol Clergy ngayong taon ay may temang deepening our regional priestly brotherhood with ina. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. Mga kabataan muling nagpakita ng disiplina sa 13th Regional Military Parade sa Naga City. Mga nangunang paaralan sa kompetisyon ating alamin kay Jiro Banania. Sabay-sabay na pagmarcha, tuwid na linya at walang galawan tuwing naka-attention. Ilan ito sa mga pinapanood sa taunang military parade sa Naga City, ang itinuturing na pinakamahabang parada sa Peña Francia Fiesta. Ngayong taon, 72 mga contingents ang lumahok na CAT, ROTC at WATC unit. Sa nasabing kompetisyon ay kinilalang most disciplined unit ang Bula National High School, habang overall champion naman ang Mariners Polytechnic Colleges. Actually, we have very intensive training. They really have to work so hard because they will offer that to Mama Mary, our Lady of Peña Francia. That is their panata ever since, no? So we're so much happy and grateful that the students, due to their extra effort and the sleepless nights, they were able to make it because I believe that they deserve it. Ikinagalak naman ng pamunuan ng lungsod ng Naga ang aktibong partisipasyon ng mga paaralan na malaking tulong umano upang mamulat at mahubog ang disiplina ng mga mag-aaral. Kailangan talaga mga activities na ganito na nag-i-enhance ng kanilang disiplina, ng kanilang talents, ng kanilang creativity at ng kanilang awareness. Isa pa, yan ay nagpapalakas ng kanilang physical strength and mental alertness, and it highlights also their readiness to respond to the call of duty. Makita nyo naman, ito ay military-related activities, and makikita natin na very interested ang ating kabataan. Kinilala naman ng retiradong opisyal ng Philippine Army ang taunang military parade dahil maliban sa disiplina, nakikita din umano dito ang pagiging responsable ng mga kabataan, gayon din ang commitment at initiative. Ito yung nagpapakita ng disiplina ng ating mga kabataan, no? Napapakita yung pagiging responsable. At the same time, during their practice, nakikita yung kanilang commitment, initiative. Maraming lumalabas na values sa ating mga kabataan with regards to this exercise natin every year. Ang pamunuan ng 9ID ay nakasuporta sa programa ng Lungsod ng Naga upang mahubog ang diwang makabayan ng mga kabataan at mailayo sa mapanlinlang na ideolohiya ng Communist Terrorist Group tulad na lamang ng pagsali sa ROTC. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin, nakakaboto rin kaya ang mga sundalo tuwing eleksyon kahit on duty? Trivia ni Tito Bal. Tito Bal, nakakaboto ba rin ba ang sundalo tuwing eleksyon? Alam niyo ba, sa kabila ng ginagampanang tungkulin ng mga sundalo at ibang uniform personnel na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng eleksyon, ay tinitiyak ng pamahalaan na sila ay mabigyan ng pagkakataong makaboto o ang tinatawag na rights to suffrage. Tuwing halalan, partikular na kapag national election, makakaboto rin ang mga sundalo na mga nais nilang opisyal na magsisilbi sa bayan, ngunit hindi tulad ng mga regular na botante, limitado lamang ang kanilang naihahalal dahil sa tinatawag na local absentee voting, kung saan presidente, vice presidente, senador, hanggang party list lamang ang kanilang pwedeng iboto. Ayon kay Attorney Michael Julia Jr. ng COMELEC Naga, ang local absentee voting ay nasa probisyon ng batas na magbibigay ng pagkakataon sa mga uniform personnel, ibang kawani ng pamahalaan, at maging ng media na makapaghalaan ng mga kandidato. Pero na purpose si local absentee voting para makawansan sa military, tapos sa
PNP na makaboto ng amay sa on election day, kaya may duty sila. Oh, ibig sabihin kaya na please tayo na maano si duty nila on election day, makapokus nila sa duty nila for security. Ano? Nitong nakaraang taon lamang sa 2022 national election, sabay-sabay na bumoto ang mga sundalo sa kani-kanilang mga kampo, kabilang narito ang spear troopers. Sa field, may representative na taga-Comelec na pumupunta mismo sa kampo, dala yung mga paraternalia sa pagboto. Yun yung una. At meron din naman na ibang unit na pinapayagan yung mga tropa natin na hindi naka-detail security para bumoto, para ma-ano din nila yung kanilang karapatan sa pagboto bilang mga sundalo. Ngunit paliwanag ni Attorney Julia na hindi applicable sa barangay and SK elections ang local absentee voting, maliban na lamang kung mabibigyan ng pagkakataon ang ibang tropa na malalapit sa kanilang lugar upang makaboto. Ang mga army, police, tapos mga media men, ano, sa absentee voting, maganda bubotohan lang, national candidate, president, vice president, senator, party list, ano, hindi ka man makakaboto sa local, ano, dahil sabi, maboto ka kung saan ka naka-assign. Opo. Na lugar, ano. Sakripisyo nga talaga ang pagsisilbi sa bayan, tulad ng ating mga uniform personnel at iba pang may katungkulan tuwing halalan. Kaya nararapat lamang na maihalal natin sa darating na Oktubre 30 ay karapat-dapat para sa pagsisikap ng ating mga itinuturing na mga bayani na mapanatili ang maayos at maunlad na komunidad. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal, ang may alam lamang! Para sa mga susunod pang dagdag kalaman, itanong mo lang kay Tito Bal. I-type lang sa ating comment section ang iyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na Tito Bal, what now? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo. Dito sa Weekly Spear News Review, para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video and subscribe this YouTube channel.